to shine. Isa freshly yung kinuha ko with... Hi everyone! So, kwentuhan tayo ngayon. So, mag-product test muna tayo ng bagong produkto na ine-endorse ni Leia Salonga. Ito yung Ariel Into Shine. Isa freshly yung kinuha ko with power booster. So, ito is nasa 680 grams. Nabili ko siya ng 133.45 centavos sa Super 8. So, na-curious ako kasi masyadong maingay yung TVC ni Leia Salonga. Mapa TV, mapa YouTube. So, madalas siyang lumabas. So, gusto ko malaman kung yung kine-claim nila is proven effective. So, sa ngayon, meron kasi, last week kasi, nag-ayos ako ng cabinet ko. And then, nakita ko yung white jacket ko na matagal ko na palang hindi na isusuot. So, of course, ang nangyari, ito siya. So, may mga madilaw na portion. Tapos, may mga part na may alikabok. Yan. So, ito yung madilaw na portion din yan. And then, ito sa may bulsa, madilaw din. So, kung tutuusin, very minor. Before kasi, ang gamit ko na powder soap is yung una, nag-pride ako. And then, nag-chip ako sa surf pink. Kasi ano siya, mabango. Saka, tumatagal yung bango niya. And then, first time ko, itatry itong Ariel na to. So, subukan natin. Ang instruction lang naman dito is salamin ako. So, itong Ariel Insta Shine Fresh Clean. Ang kinuha ko is 680 grams. So, ang sabi dito, kung gagamitin nyo siyang hand wash, is tutunawin nyo lang yung isang scoop ng sabon para dun sa normal na dami ng tubig at saka nung lalaban nyo. Sa isang scoop, ang sabi dito is kaya ang 20 to 25 na damit. Okay? And then, ibababad mo lang siya for 30 minutes. And then, babanlawan mo siya ng usual na pagpapabanlaw ng mga damit. Sabi niya, ang produkto ay may nilalaman na power boosters na kusang matutunaw habang naglalaba. So, tignan natin kung ano ba yung itsura ng powder booster. So, open muna natin siya. Ano niya? Ang bango. Mabango. And then, isalin natin sa cup. Tignan natin para makita. Ayan. So, may mga, tignan nyo, may mga makikita kayo na parang, nalihan, kunin ko lang yan. Ayan. Yung kulay blue, nakikita nyo. Ayan. Ang tip lang, iwasan nyo lang na makita ng mga bata ito kasi baka akala ano, candy. So, delikado. So, ngayon, itatesting naman natin siya dito sa jacket ko. So, babalikan ko po kayo. So, ayan. May tubig na tayo. So, siguro dapat tunawin muna natin yung ating Ariel Insta Shine Powder Soap. So,
So since konti lang naman yung ano gagamitin ko or isang pirasong jacket lang naman yung gagamitin ko. So siguro okay na yan. Kung mapapansin nyo, no, yung blue, nag-float siya. Tunawin muna natin. And then, ilagay na natin tong ating jacket. So, babad muna natin siya for 30 minutes as instructed. So, baligtarin lang natin itong ating binatang. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan pa rin yung mark. So, more than 30 minutes na siyang nakababad. So, ibabad pa ulit natin. So, after 30 minutes, so, binalikan ko ulit yung binabad ko. And then, nung chinek ko siya, may mga nakita pa rin ako na small man siya, na hindi pa rin siya natatanggal. So, siguro either kukusutin mo siya maigi, or gagamitin mo siya sa washing machine. So, binabad ko pa rin siya, hindi ko pa rin siya ginagalaw, although nagpusit na ako ng konti. Hopefully, matanggal yung small part naman siya sa may pusa. And then, may mga puti pa rin ako mga damit. So, I decided na maglaba na rin sa gamit yung washing machine namin. Pero, hindi ko na ipapakita yung procedure. So, babalikan ko na lang kayo once na masampay ko na or mapatuyo ko na yung mga nilatang ko. So, yung aking final feedback, okay, babalikan ko na lang kayo. Bye! The next day. Hello, mga kakwentuhan ko. So, eto na, napatuyo ko na yung nilaban ko using the new Ariel with a power booster. So, eto na yung kinalabas ko. So, eto na yung nilaban kong jacket. So, as you can see, mukhang pumuti naman siya. And then, medyo wala lang siyang amoy pagka samsam mo ng damit. And then, yung naging concern ko rito is yung first, syempre, dahil matagal ko siyang hindi nagamit. So, medyo naalikabukan siya. And then, so far, natanggal naman yung mga dumi-dumi, yung mga linya-linya rito na itim, plus yung alikabok natanggal. Yung pagdating sa kaputian, yes, okay tayo. Pumuti naman siya, pero meron siyang, ang naging concern ko lang is yung hindi niya totally natanggal yung ditong portion na naninilaw. Pero nag-improve naman siya, pero hindi siya totally na natanggal. So, overall, recommended to use Ariel kung pagdating sa mga puti. Pero ang magiging tanong natin dyan, yung bang Ariel with the power booster is only for white cloth or pangputian lang na gamit. Safe ba siya gamitin sa mga decolor natin mga damit o yung mga decolor na iba pang pwedeng labang? Since kung sa puti, kaya niyang paputiin. What if ang magiging concern dun sa mga damit natin na decolor, hindi kaya mamumuti rin siya o mababawasan yung kulay niya pag ginamit natin yung Ariel. So, yun lang yung magiging concern ko. Pero, definitely, pagdating sa mga puti, yes, maganda siyang gamitin. And then,
in a way, medyo, in a way, sige, proven yung claim nila na parang bago, which is, sa tingin ko naman, is talaga namang ang laki ng difference ng kaputian compared dun sa una ko siyang nilatan. So, guys, kung gusto nyong itry, punta lang kayo sa nearest supermarket. I'm sure sa mga paborito nyong suking sari-sari store is also available na siya. And then, dun naman sa mga nakatira sa condo o yung sa mga hulog na lugar, alam ko ang Ariel is meron din silang intended for hulog. So, ito yung condo na hindi nasisikatan ng araw, di ba? Pero tayo na hindi nakatira sa condo, at least kahit papano, pag nagsampay tayo sa labas ng bahay natin, pwede siya mahanginan, pwede siya maarawan. So, siguro recommended na gamitin nyo yung panghulog naman ng Ariel. Kung ang concern nyo is hindi kayo pwede magsampay sa balcony nyo, especially ito sa mga nakatira sa condominium. So, that's all for now. And don't forget to subscribe to my channel. And also, please like and share this video. And I hope to see you soon for more product review. Bye!